Ako po, sa patuloy pagdinig ng Senado hinggil dito sa GCTA ay marami pong lumutang na mga anomalya dyan mula tilapia pati pananatili sa ospital. Binebenta. Ang na niya, makausap natin, Senador Panfilo Lacson. Senador Lacson, magandang umaga po. Igan, magandang umaga sa iyo. Sa mga nakikinig, nanonood, magandang umaga. Opo. Eh, nabanggit nga namin kanina dito na kada kilos yata sa New Bilibid Prison, eh may halaga ng pera. Oh, parang gano'n na nga. Dahil inamin na rin naman ng mga ibang bureau officials na gano'n ang kalakaran. So, hindi. Parang bottomless pit nga itong investigation eh. Opo. Eh, hindi rin matapos-tapos eh. Dahil nanganganak ng mga issue, nanganganak ng kontrobersya, nanganganak ng korupsyon. Opo. Yung tatlong din sa Senado, kamusta na ho, Senador? Hanggang kailan sila mananatili dyan? Merong pagdinig ng September 19, doon pwedeng i-decide kung pwede na silang palapasin. Depende kung ano yung magiging demeanor or attitude nila sa susunod na pagdinig. Nalinawan na ba? Ba't nasama pa si Janet Lim Napoles sa dapat eh, mapapalaya sa ilalim ng GCTA? At ang kaso, rape? Ano tong kapabayang ito, Senador? Una-una, di ba dapat computerized sila? Hindi yes. Mangyayari siguro yan kung computerized. Oo. Uh-huh. So, unless sinadya nila at meron sila naman ng minabalak. At sabi nila, sa pagmamadali, nagkamali. Pero kung computerized, hindi mo pwedeng gawing dahilan yon dahil may kanya-kanyang synopsis, may kanya-kanyang tatawag na karpeta o tinatawag na kung ano yung record nila doon. Paano pagkakamali? Okay. Bukod sa tilapia, hospital stay, at meron pa bang mga bago kayong ibubulgan na hawak na impormasyon, Senador Lacson? Depende sa takbo ng pagdinig at saka kung sino pa yung mga resource persons na pwedeng maimbita. Kasi marami na rin nag-a-attempt na mismong mga taga-loob na magsalita. Opo. Ang inisip lang nila kung paano. Merong mga nagre-request ng executive session. Hindi rin natin alam kung ano yung motibo nila. So inaalam namin yon. So, pero may mga nag-volunteer, may mga nagpapahayag na gusto nila through mga conduits, yung mga common na kakilala namin, nagpaparating sila ng salita na gusto na nila magsalita kung ano talaga yung tell-all, ika nga. At yun ang inihintay namin. Kasi sa ngayon, medyo nasa mababang level, except yung pinestify ni na Director Ragos at saka ni Jovencio Ablen, na talagang maliwanag all the way to the top. Pero sa ngayon, sa pangkasalukuyan, hindi tagos hanggang taas, kundi doon lamang sa baba, yung mga hospital, yung sa mga special request, opo, yung mga ganun lamang. So, gusto namin makuha talaga yung kompletong larawan eh. Pero, Senador, paano nyo itatrato si Senador Bato na naging Bucor Chief po? Siya ba'y natanong nyo tungkol sa mga anomalyang ito? Oo, nagsasalita naman siya. Maski sa lounge pagka meron kaming suspension ng session o maski mismo sa pagdinig eh. Uh-huh. Nagsasalita naman siya at kumaharap nga siya dun eh. Uh-huh. So ako sa pagkakilala ko naman kay Senator Bato, hindi siya ma-involve sa ganyang anomalye kasi nagtrabaho siya sa under me at saka maski nung GPNT siya, wala naman talaga mga kalokohan, kabalbalan na na ibabato sa kanya kasi ang PNT napakalawak din yan eh. Kaya kung may mga kalokohan, hindi rin siya makakalusot o makakaligtas na siguradong may lalabas at lalabas. Okay. Kaugnay nitong inyong krusada na linisan ng Bureau of Correction, mukhang hindi ito natutuwa ang palasyo at kayo ho ay isa sa ngayon ay paborito ni Pangulong Duterte at mukhang iniugnay na naman kayo sa mga anomalya naman sa customs. Sa tingin nyo ba ito'y napapasumbungan uli ni Pildon, Senador? Hindi natin alam, pero kung hinahanap na kaalyado o kaibigan ni Presidente, eh, wala nang gagawin kundi purihin siya. Uh-oh. O kaya i-bootlick o kaya lahat ng maganda lang at sasabihin pagka maliman o tama sinabi niya, okay. Eh hindi ako yun. Mm-hmm. Kasi kung ano yung nakikita natin pwedeng, di ba kasi kung may kaibigan ka o may kaalyado ka na wala nang ginawa kundi purihin ka, alam mo na nga medyo mali yung sinabi mo, pupurihin ka pa, eh magdududa ako kung talagang kaibigan ko yon. Pero pagka pinupuna ka at medyo kinukol yung attention mo at pupurihin ka naman kung talagang malinaw na dapat kang purihin, yun ang tunay na kaibigan. Okay. May poder ho ba ang komite na magsampa ng, o magrekomenda ng kaso sa mga opisyal ng Bucor, Senador? Mayroon actually. Kasama sa pagka may committee report, nangyari na ito in the past. Yes. Diba yung second-hand helicopters, kaya na, Sandiga.
Tapos marami pa, yung sa NBNCTE, may mga nakasuhan, yung sa Rice Smuggling. Maraming na nangyaring ganyan na yung committee mismo ang nagrekomenda at umandar naman yung kaso. Yung iba nga, yung kay Janet Lim na polis lamang, di ba, nanggaling din sa Senado o sa Kongreso yung investigasyon, nagkaroon na rin ng resulta. Pero sa ngayon, anong magiging rekomendasyon ng Senado, particular kayo po, para mawala ang korupsyon sa New Bilibid Prison, Senador? Yun nga yung huling tinanong ko eh, mare-reverse pa ba natin yung situation? And what does it take to reverse the situation? Kasi talagang parang ano na eh, normal, umabot na sa sukdulan na yung inmates na yung mas powerful, kasi binayaan over time, binayaan sila na magkaroon ng poder, magkaroon ng pera, magkaroon ng kapangyarihan at lahat, na hindi na, sila na nasusunod eh. Natatakot na mismo yung mga prison guards kasi napapatay sila. Yung doktor noong 2014, I think Dr. Villacorta, na inambus din sa may Muntinlupa, barangay Pototan. Kaugnay din yung sa ano, ang information doon, mukhang nakatanggap, pardon na lang kasi namatay na nga, yun ang information, na hindi naman nag-deliver. Pero mukhang at marami pang ganong mga insidente na kasi sinasabi rin, yung informal talks namin o informal talk namin doon sa discussion sa mga ibang resource person na taga-Bucor, wala, nakikita nila, lantad-lantaran, may mamamatay doon. Pagkatapos, pag nag-imbisiga, magsasabit na lang kunwari ng pako o para palabating suicide. Ganun pa talamak yung sindikato, yun. Bukod sa takot yata, Senador, isang punto na lang po, mukhang nasanay na sila na talagang malinis ang konsensya nila dahil hindi na nila kailangan humingi. Dumarating po ang pera sa kanilang mga opisina. Okay, kaya dumating yung pera, kaya hiningi, corruption pa rin yun. Eh. Yes, sir. Kasi yun ang trabaho nila. Di ba nga yun nga yung pinagka-diskusyon na rin yung Presidente. Sabi niya, kasi noong 118th Police Service Anniversary, yun yung dating PC Day. Opo. Kasi sinabi niya, okay lang na yung police, tumanggap na regalo out of gratitude o kung may natulungan. At saka kumita ng konti ng extra sa video karera. Kaya ako nakapag-comment noon, sabi ko, mukhang may mali doon sa kanya sinabi. Eh yun ang parang kinagalit niya. Naalala niya one month after, ewan ko sinong bumulong. At sinabi niya na wala naman siya na magit na nominal noon. So, nag-komento ako. Yun, kung ikakagalit niya yung gano'n, na medyo napapalanak siya. Hindi alyado pagka hindi kaibigan, kapag lahat na lang puri ng puri, di ba? Ikaw rin, magdududa ka kung wala nang ginawa yung isang tao na sinasabing kaibigan mo na walang gawin. Ano, ang galing mo. Alam mo nang medyo nagkamali ka, sasabihin, napakagaling mo pa rin, Igan. Di ba magdududa ka na kung kaibigan mo yon? Tama. Okay, Senador, maraming salamat po sa oras. Magandang umaga po. Senador Ping Lacson.